Balik tayo mga kaibigan. Si Mystica kilala bilang taga-SP, mananayaw, artista, kumakanta. Pero sa kasalukuyan, marami yata naghahanap kay Mystica. Ano ba yung ginagawa ni Mystica sa kasalukuyan? Ano yung kanyang mga advokasya? Kasi minsan pag sinabing Mystica, parang sa showbiz na brand na lamang. So yun nga, kumakanta, nag-i-speed, pero marami siyang ginagawang mabuti para sa ating bayan. Oh, Mystica, ano ba ginagawa mo ngayon sa kasalukuyan? Ano yung mga advokasya mo? Meron pa ako nakita yung parang foundation, no? Yes, yung mga global ek-ek na yan, ha? Yes. Meron pa akong Mystica Charity Foundation. And besides that, meron din po akong Better Globe Philippines. Mm-hmm. Opo. Pero dahil po sa, mas nauna yung Mystica Charity Foundation, dahil at that time, ako yung andyan na nagpapakain sa mga street kids, mga ganun yung mga unfortunate people. Tapos, meron din ako mga tinutulungan na yung hindi pwedeng, di ba yung alam mo naman, kung minsan they cannot afford to go to school, pero through me, supporting them pagdating sa mga games, ganun, katulad ng football. Paano pumasok sa kaisipan mo yung ganyang charity? Well, kasi ngayon, tutusin, wala ka namang gig, wala kang mga project. Yes. Pero, umaga, wala kita, tapos pumasok ka pa ngayon dyan sa pagkakagastos. Yun nga pa ang mahirap . Yun nga pa ang mahirap dahil puro gastos. Ako naman po kasi, sabi ko, kaya pagkatapos after nung ginagawa ko na lahat puro gastos, puro medical mission, sa mga persons with disabilities, pagtulong sa kanila, mga ganon. So naisip ko na, it's about time naman para meron ng pagkakakitaan. Kaya eto po ngayon, gumagawa na ako ng mga events naman. So instead na humihingi ako ng donasyon sa pamamagitan po ng sponsorship. Kasi through me, I am actually the one who is endorsing them. So para bang binabayaran nila ako dahil ini-endorse ako sila. Hindi sila nagbabayad ng ng donasyon kasi parang pag sinaming donasyon, parang namamalimos ka . Kaya sabi ko, there should be another way to get money para masuportahan yung mga advocacies ko, yung mga projects ko. Halimbawa, sa environment, paano manapakot okay. Sa environment? Pagdating po dito sa environment, eto po, dumating yung Better Globe. Actually, there were looking for a celebrity dito sa Pilipinas na pwede nilang kunin as a managing director. And nagkataon po kasi na merong nakapagsuggest sa kanila na why don't you try Mystica? And nung tinignan po yung website ko, wala silang nakuha kundi mga videos ko na mga nag-i-split at kung ano-anong controversy ang mga pinaggagawan ko, mga ganun. Sabi na, paano natin mapatunayan na she is the one na capable to lead? Na she is the one na meron siyang ability para siya yung mag-i-manage. Parang ang tanong, respetuhin ba yan? Di ba? Parang ganun, di ba? Okay. So, napasabak ako sa isang personal assessment test. Nagpadala ko sila ng 8 pages personal assessment test. Nung una ko sabi ko, bakit pa kailangan? Valedictorian naman ako nung ako'y nasa school. Tapos ako naman magaling naman ako, ganito, ganyan. Hindi naman ako natatakot para mag-lead o kanong ganun. Pero sabi na, first of all, we have to really give you a personal assessment test para ma-evaluate namin kung ano yung leadership mo, kung ano yung personality mo, kung ano ka. Yun dun sa mga napiling artista, marami ba silang sinelect? Marami pang mga candidates besides sa'yo? Dun sa Better Globe? Hindi po, ako lang po yung kinuha nila. Ikaw lang talaga? Ako lang po talaga . Kasi after nung lumabas mo ng result, tapos nakita nila, talagang yung leadership ko umaapaw po talaga. May papakita ko po talaga kahit sino yon. Na when it comes to leadership, kung kinakailangan daw ang isang kung may papalit daw sa isang isang Marcos, for Marcos, example, so na talagang siya, yung talagang powerful, eto na daw. Kaya na napagkamalan na daw nila na ano ba ito? Babae, pero talagang napaka-powerful ng kanyang personality. Pero alam mo, sa ginagawa mong yan, papasok pa rin yung mga intriga. Sasabihin na ba, front lang ni Mystica yan? Hindi po. Kasi siguro may nakarating na sa mga ganyan. Ano? Marami po talagang mga dumating sa akin. Pero sa akin kasi, kung ano yung pinapakita ko, well, let them judge. Kung ano yung judgment nila, they have it. Wala naman, hindi naman nila ako binabayaran. Nobody can stop me. Ako ito, if they accept me, then be it. And if not, well, I cannot please the whole world.
Di ba kayo rin po, marami rin bumabati ko sa inyo. Nakikita nila na marami kayong ginagawa, meron kayong ganito, maraming babati ko. Pag walang bumati ko sa ibig sabihin, you're nothing. Ibig sabihin, walang nakaka, ano sa inyo, walang nakakapansin. Walang nakakapansin. Pag walang nakakapansin, wala kang kwenta. Wala kang kwenta. Ganun nga po eh. Yan. So, dun sa advocacy, screening, everything. Ngayon, may plano ka pang bumalik sa showbiz? Alam niyo po, hindi naman talaga ako nag-stop sa showbiz totally eh. Nagkataon lang na focus ako ngayon sa aking advocacy. Focus ako ngayon sa aking mga events, kung ano yung mga projects ko. Kung ano na lang yung mga dumarating, sige, showbiz pa rin. Kung may nag-offer sa akin, sige, showbiz pa rin. Kaya lang, may karapatan na ako ngayon na mag-reject kung alam kong na hindi nakakatulong sa aking image. Ang showbiz ngayon, pag i-assess mo, ano siya, hindi siya permanent eh. Tapos, hindi siya predictable. Minsan, may mga sidekick nung araw na nagiging bida. Di ba? Maraming ganyan. Eh. Ngayon, di ba, bigyan ka ng pagkakataon, maging bida. Kasi hindi mo gusto mo maging leading man. Nung araw, gusto mo may mga maging leading man eh, di ba? Kasi mga dream role mo. Of course! kasi ngayon, gusto ko talaga yung pagiging martial artist. Kasi hindi nila alam na Anong martial arts? Judo karate. Ako yung judo ko eh. Ah, talaga? Yun. Yun po kasi ang hindi pa nila nakikita. Kaya kung meron mang darating sa akin na pagkakataon, it will be a great opportunity na yung ganun action. Gusto mo action film? Yes, action film. Ano naman tema ng istorya? Well, katulad ng, okay lang kung kahit kontrabida, basta action talaga. Kahit kontrabida, kasi may pakita ko rin naman yung, ano ko, yung pinag-aralan ko, martial arts. Maging superhero ayaw mo? Oh, mas okay pa yun! Bakit hindi? Bakit hindi? Kung gawin akong, Wonder Woman o ano. Hindi, kung magiging superhero ka, anong powers ang gusto mong magkaroon? Gusto ko kakaiba naman. Huwag naman yung mga nandun na noon. Huwag na yung mga noon. Kung meron mang character ngayon na kakaiba na, bago, bakit hindi? Alam mo, anong powers? Kasi merong malalakas, may mga ano, di ba? Anong kakaibang powers ang gusto mo? Na pwedeng... Alam mo naman ngayon, uso kasi yung mga ano ngayon eh, mga fiction, mga ano. Basta of course, pag bida ka, pagdating sa ano, kailan parang Wonder Woman ka, para bang may pagka-Superman. Kasi sabi mo kanina, ayaw mo nang yung strong leadership mo, ayaw ba, di ba, maging superhero ka, di ba, yung super mystical. Tapos, meron kang isang click, pag magnanakaw, tanggal, oh. yung mga walang power. Ganun mo lang, diba? Tapos, balis agad, erase. Meron kang telepath na mararamdaman, magnanakaw to. Oh, diba? Yung strong vibe na makita mo talaga, ay, maganda yon. Na alam mo kung sino yung kaaway, alam mo kung sino yung hindi. Alam mo kung sino yung may nagbabalat ng masama. Maganda yung gano'n. Mayroon pang iba, yung may nakita ko sa mga heroes, mayroon yung mga human lie detector. Pag nakaharap mo, hindi ka pwede magsinungaling. Alam mo, nagsisinungaling ka. Oh, di ba? Oo, di ba tapos mag-freeze ka kung nagkamali ka? Di ba?